So hindi kayo makaintay? Gusto niyo talaga ng real update sa Casimero versus Butler? Ang daming nagsisilabasa na balita, ang daming mga marites, at ang daming hate. Dito sa video na ito, pag-uusapan natin yung real updates kay Casimero at saka kay Butler. Makinig ka hanggang sa dulo bago ka mag-comment. At please lang, sa sobrang daming hate, here's my opinion kasi paulit-ulit lang ang tinatanong sa akin to, and there's always a positive and of course a negative about what's happening, and I'm gonna tell you that. Mag-i-intro lang ako ng mabilis ha, bago uminit ang ulo ko. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Unang-una ko lang masasabi, no? Of course, para kay Quadro Alas, dapat siguro talagang ulit-ulitin ko to, no? Dapat focus na lang. Iwasan na na siguro natin yung social media kasi alam naman natin, haters will be haters. Trabaho po ng haters, ng bashers, ng mga detractors mo yan. And it's gonna be hard to stop them. Sabi nga nila, no? At kung lahat ng aso na tatahol ay lilingunan mo, wala kang... hindi ka makakarating sa paparoonan mo, no? Nangyari na rin sa akin yan, maraming ganyan, but yours on a different level. So, unang-una, anong update? Nasa Liverpool na ba? Nasa UK na ba si General Casimero? Matutuloy ba yung laban? Ano ba? Makukuha ba yung timbang? Ang dami kasing mga atat, eh, no? Alam ko yung updates, pero pag sinabihan tayo na bawal ilabas at hindi pa update yan, wala pa pong update yan. Kaya nasisira ngayon yung mga boxing YouTubers, yung mga YouTube content creators, because ang bilis maglabas ng mga balibalita. At minsan yung mga balibalita, napag-usapan, prank, hindi. Nakakalungkot isipin na tayo mga Filipino nagsisiraan dito. Okay? And alam nyo naman siguro kung sino yung mga tinutukoy ko. But syempre, I'm not gonna stop you with what you're doing. Ako lang nakikiusap na yung ating na boxingero ay makapag-focus. Pero syempre may fault din naman lahat eh. Unang-una, guys, all I can share to you is all is well, at least for now. All is well for now. I'm positive na may matutuloy na laban. No, of course, the fight, ang sabi ko, pinaka magandang gante sa mga bashers, sa mga haters, sa mga hindi naniniwala is to win the fight, to make the fight and to win the fight para kay Quadro Alas. Nakakalungkot din isipin, sasabihin ko na rin to, kahit na magagalit kayo yung mga fans ni Quadro Alas, eh dapat siguro hindi na rin nagtitrigger kasi nakikita ko rin naman yung mga social media posts. Nanti-trigger din kasi, and hindi maganda yon. Kasi kumbaga sila yung boksingero, sila yung Team Quadro Alas. Hayaan na lang yung mga followers. I mean, hindi naman natin mapipigilan yung mga followers kung ano sabihin nila, pero kung doon mismo manggaling, eh medyo hindi po maganda. Kaya nakakasira yan ng focus. Of course, yung si SB, syempre ang dami din sinasabi. I mean, some of those are talagang medyo masakit. Masakit para sa akin din yung mga sinasabi niya. But, you know, he's a vlogger. He's saying his own opinion, which is, you know, honestly speaking, nag-uusap naman kami. Sabi ko, pwede bang tama na? But, I mean, he's working with MP. I mean, he has his rights kasi MP Promotion, kalaban talaga siya eh. MP Promotion, SV, at yung mga boss niya yung binabanatan. So, ganun talaga. So, ang mangyayari, hindi ito matatapos. At sasaw-saw pa yung napakadaming mga vloggers sa magkabilang panig. Mag-aaway-away pa. Alam mo kung sino talo dito? Tayo. Talo din yung boksingero kasi hindi makaka-focus eh. Sometimes the right strategy isn't always an offense. Nakakaya na tayo, no? And again, updates are gonna happen soon. Hirap sa ating mga content creators, konting labas ng balita, release kagad without verifying. And I had that mistake. Nagkamali na rin ako sa mga ganyan. Hindi ako para makipag-unahan sa mga rumor. Alam mo naman yung mga
Alam mo, ikaw, maswerte ka, nakaabot ka dito sa dulo. Pero sigurado ako sa iyo, may mga nakapag-commit na agad dyan sa title pa lang, yung mga hindi nagbabasa, mga hindi nag-iisip, basta-basta lang nagko-comment. Eh, alam mo naman na it's hard, ano ba, aminin natin yung totoo, maraming talagang mga tao na hindi basta-basta iniintindi talaga yung context ng balita. Hindi, iintindihan lang nila yon on their own level of perception, which is kung ano lang yung gusto nilang maintindihan. Because syempre, emotionally, nasasaktan sila because nasasaktan yung idol nila. And again, as I always said, I'm not a hater. I'm a supporter of boxing. And I see wrongs on both sides. And the real update is, it is still status quo. Ibig sabihin, it's wala pang nangyayari. No, we just have to wait. We don't know exactly what's gonna happen. You know? We don't know exactly what's gonna happen. And again, wrong on both sides. Nagkakapersonalan na talaga eh. Alam mo, sa totoo lang, nakikinabang lahat dito, nakakalungkot. Isipin ito, nakakalungkot na talagang salip na yung pinag-uusapan natin, yung specific about boxing, about, you know, yung kumbaga sa laban mismo, how the fight is going to be, and you know what's gonna happen. Hindi, laging may malisyoso nangyayari. Tapos may magko-comment dyan bigla na ikaw haters ka. Alam mo, we promote hate. Yan ang nangyayari, nagpo-promote kayo ng hate. Let's not. And yung nagpo-promote ng hate, wag natin bigyan ng energy to further react to the situation. Dapat hindi ganun eh. And we're just ruining our community until that time comes na mahirap na ma-heal yung komunidad natin. Tayo-tayo rin naman sa bandang huli eh. So I'm calling all everyone on both side na let our boxer focus. And for sa boxer naman, just focus. Naglalabasan ako ano-ano. Wala, hindi talaga ito matatapos, and mas nakakaya to kung sakaling may mangyari hindi maganda. On both side. Again, on both side. The best revenge is to do what people think we cannot do. So, ako yung nakikiusap lang sa ating mga kaibigan bilang isa sa nangunguna na nagwa-vlog sa boxing, sa sports dito sa Pilipinas. I mean, let's pinagkakitaan eh. So sabi nga ng iba dyan, ano, let's take this opinion and this news with a grain of salt. Ibig sabihin, kailangan din pag-ngilay-ngilayin, mag-research din kayo kasi baka hindi totoo, baka totoo. Yun lang. I mean, I guess I should be more brave enough in saying this para sa mga tunay na boxing fans. Kung kayo po ay follower ng Powcast, kung kayo po ay na-inspire dati sa Powcast, nag-create kayo ng channel nyo, minsan wag, yan, content yan, pero ayusin natin yung content natin para hindi tayo nakaka-mislead. Ang dami tuloy yung mga tao na nagtatanong. Maghintay po, pag wala po pong balita talaga or official news, maghintay po tayo, no? Minsan kasi tatandaan natin, mga vloggers, they create content to get more views, and there are some vloggers that does that, and some vloggers are opinion. This is an opinion, and some others vloggers medyo irresponsable na din minsan. So I'm here to tell you na abangan niyo na lang yung balita kung nandoon ba o hindi, but I have a feeling, my opinion, the fight, I mean, he's going to be able to go to UK ever since, no? May mga source naman tayo eh. Pero we respect our source, and nothing is final until it's final, until the promotion itself is kumbaga say it, no? So tatandaan lang po natin yan. Okay, so let there be peace.
And let's all focus on boxing at least for now. That's all I can say sa lahat po ng nakikinig dito. But it's up to you. I mean, I cannot control you. Yun lang ang real update. Mag-intay na lang tayo kasi ilang araw na lang po yung laban. Ano? Huwag natin palakihin yung issue na already malaki na. Baka mahirapan tayong magkabati-bati pagdating ng future. Salamat. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell.